respect that. And isa na nga naman sa mga heroes ni Killua siya all the way from season 2 or season 3. Way back nung simula pa siyang magsimula maglaro dito sa MPL. He has been super proficient dyan sa TAMS na yan. And pinakita din niya yun on that last game. Yeah, and if the TAMS is well respected by Bren Esports, of course it'll appear to our first rotation bans coming in. Nakita mo na yung ngiti mo yun, nakita mo yung TAMS. Kung nakita niya lang yung sikreto ng gwapong ngiti dito ni Rockhart kanina nakita niya TAMS ban, he already knew that that was a respect ban. But for Aura PH, ang sunod na mga ban na nakikita natin ay Benedetta at Mathilda. We haven't seen a Mathilda for this day yet. Not yet. I feel like they are opting to take it out. Baka malaking counter to sa plano nila in game 3. Nakatakot kasing mag-Mathilda si Lusty. Nakita natin yun from simula pa lang ng season 7. And talagang todo effort ka pigilan ang Mathilda pag binigay mo sa mga players tulad nila Lusty, right? Tulad nila Heat. Very difficult, and this goes to show na yung you don't need to have a completely tanky hero if you want to control the mid lane. Hindi kailangan lagi na tank plus mage. Pwede kang mag-try ng iba-ibang combo, and yun nga, and that's the reason why we have bans like these. Yeah, but looks like the priority pick from Bren Esports will be the Paquito. This is the first time na mapipick ang Paquito in this series. Usually, ang pinaka-close na nakita natin dito actually is Lapu-Lapu na pala. Nung first game, I feel like they have similarities in their gameplay. But for me, the Paquito is your more agile. Is mas mabilis to in an actual fight. So, let's see if Bren Esports, yung priority pick nila ay gumana ba. Dahil kung napakasaya nila nung game 1 ay game 2, that was a completely different story. Yeah, take 2 with the Granger at kasama na yung Johed. Maganda talaga pagsamahin to eh. Kasi pwede mo i-position yung hero kung saan yung ejector, pwede mong i-timing yung Rhapsody doon as long as the communication is good. Pwedeng-pwede kang makabawas ng malaki o hindi, o kaya makakill. Yeah, And Johed. Lancelot. Wait, Lancelot, ito na ba? Nagbabalik na ba? Ito na ba? Nagbabalik? Bren Esports with their backs against the wall. They do not want to start Season 7 with a 0-3 record, and they do it again. They lock in the Lancelot against the Granger off Lord Hades. Not just a good pick for Carl Teezy in general, pero maganda din siyang pick laban sa isang Granger kasi linear yung atake ng Granger, di ba? Pwede mong sidestepan. Pag na-sidestepan mo yung Rhapsody, kayang-kaya mo siyang masimplihan, kaya mo siyang ma-hit from the sides with the Thorned Rose, with the Puncture, kayang-kaya. And I think meron pa sila pang huli with the Popolin Koopa, they have a great at least way to control the mid to early game. Yep. First 3 picks from Bren Esports, quite good. Nasabi na rin ni Rockhart, pwede mong sidestepin ang mga linear projectiles na nanggagaling dito kay Granger, pero bukod pa dun, yung windows of invulnerability, mga iframes nito ni Lancelot is very important to take note of as well. Because the moment na, let's say, nag-Rhapsody o nag-Detsonata dito si Lord Hades, madaling isang phantom execution, tama. Every bullet counts eh. Every bullet counts. If one bullet misses, that could mean life or death for the Granger. Kaya lang din napakasakit ng Granger kanina. Kasi ang gamit ni Carl Teezy, Brody. Wala namang natural na pang blink, super blink talaga si Brody eh. May mobility skill siya, pero mabagal. Kailangan niya lumapit. Kailangan niya na, oo, exactly. So, I think this is a better option, obviously, for the main carry ng Bren Esports. Natin, what's going to be happening on the second bans? Let's see if anong madadala ng Lancelot comeback nito ni Carl Teezy for Bren Esports. This is going to be a very important game for them. This is the momentum building game for them. If they win this series, they at least get their first series win inside Season 7. And if they don't, Aura PH seems to be in a very good form considering their, let's say, great performance in Week 1. But looks like we are entering the second banning phase already. Uranus will be the ban for Bren Esports, and for Aura PH, they're gonna ban out that Esmeralda na kanina pa ginagamit in this series. Mahirap ding isipin, you know, world champion na hindi magkaroon ng win on the first 2 weeks. Yeah. That's difficult to think about, and I'm sure that's very heavy on your the minds of our players dito sa Bren Esports. You can tell, wala nang biro-biro, wala nang joke-joke. Ito na. At higit sa wala ng joke-joke, wala na rin testing-testing pa. Diretso na tayo dito. Let's try to get a win.
Lock in that Lancelot. Lock in that Paquito. Let's see kung anong magiging fifth ban ng Bren Esports dito, with the Farsa being the fifth ban for Aura PH. They're gonna ban out the Alice. And okay, I'm not quite sure on why. They've been using the Alice since game 1 and 2. Again, two side lane options para sa Aura PH, kasi si Benny Cutie sa totoo lang, dyan din siya sumikat eh, dun sa Alice picks niya. So, maganda talaga yung iban yun. Great foresight from Bren Esports to stop Benny Cutie on the Alice, kasi nung way back nung nasa Execration pa siya, yan yung talagang anchor na player eh. Siya yung anchor hero ni Benny Cutie. And kaya niya mag-control ng games mula doon. So, yung ganun possibility na yun, mas pinahirapan nila yung side laner ng Aura PH. I'm sensing a lapu-lapu. Bane, lapu-lapu, parang ganun. Solid na side lanes for Aura. They need two of those. Yeah, they need to have a good front line if they want the Granger to succeed. And this is one of the better front lines that they could have in this game. A Yu Zhong, not exactly, let's say, front line, but at least someone that could disrupt the back line of Bren Esports. So for now, Bren Esports, they have to think twice kung ano bang kukunin nila for backline damage, because the threat of the Black Dragon is already there. If mahabol ka dito sa likod, medyo mahihirapan kang tumakas. In the run, mga hunting ng aso, men. Nako, parang masama yun ah. Mga hunting ng aso sa likod. Pero again, mostly frontliner naman din yung gagawin nila. So, mostly, hinahanda na nila yung picks para sa Bren Esports. Ayan na nga sinasabi ko, nakakabuya ako ng lapu-lapu. There it is. I think it is a very good pick overall to hunt down Granger as well. Yeah. Tsaka hindi ka din mahirapan kung may Johan yung kalaban. Kasi may natural mobility ka din. Yes. Speaking of natural mobility, I love the Lunox pick as well. Order of Brilliance is more than enough safety for this mage to not get ejected or to not get dove by this Yu Zhong. Yung tipo na magpinasok ka ng Yu Zhong, makakabili ka ng oras with your ultimate. It's very important. Sometimes time is all you need. Pag pinasok ka, tapos nakabili ka ng oras, saktong micro, saktong takas, you're buying time para sa mga kakampi mo na ubusin yung mga nasa frontline ng kalaban. Pero ito na yon. Ano ang magiging last pick ng Aura PH? That's the Cho, one of the most picked as well in week 1, making its first appearance in week 2. Okay, Benny Cutie ang gagamit sa Cho. Pwede din actually split or reflex yun to Kiluwash kung kailanganin. Pero they are going for what they know best. And JP, pangatlong straight na laro dito si Joed na to. I like what I'm seeing for both teams. Both teams look like they have a very good grasp of all the heroes they have. Hindi siya yung masyadong experimental. All of these are one of their best heroes, so both teams definitely pangbakbakan na talaga. Yeah, this is it. Kailangan na nilang ilabas ang kanilang clay game, ang pinakamalakas nilang form in this match, or at least in this game 3, because this is do or die. If hindi sila manalo dito, eh, 1 point lang talaga ang makukuha nila, because if sweep, 3 points. If one win, 1 point. If panalo ka series ang 2-1, that's 2 points. Pero bago natin discuss ang mga numero na yan, I will just remind you guys that MPL Philippines Season 7 is under the supervision and regulation of the Games and Amusement Board. Welcome to Game 3 between Bren Esports and Aura PH. This is Do or Die Already, Rock Heart. Magiging agresibo kaya sila dito? Ayan, kita mo naman eh. And I think naghahanda na ang Aura PH. They're holding back. Medyo hindi sila sasabay dun sa early game ng aggression na ginagawa ng Bren Esports, just because alam nila, predicted na nila yun ang gagawin. Yeah, and speaking of predictions, I feel like predictions is also based on past actions. Kumbaga, inaral na nila, ito yung tipo na pag sa anime, yung ilang beses ka nang nabibiktima, finally, nakita mo na yung pattern. Let's see if it's enough for them to at least score an early game lead. For Aura PH, I feel like they're fairly safely farming around the area. Wala pang pumapatol masyado. Parang yung pagpita ka, no, sa anime, no? Bugbog sarado yung mukha mo. Tapos biglang sasaluhin mo yung sapak mo kalaban. Ipo Makunochi. Yun ang imagine ko eh. Parang ganun eh. Sasaluhin mo lang biglang bullet siya. Bakit? Paano mo sa loob? Oo, mga ganun. Tapos hindi ko na duguan ka na, pero biglang may bawi ka pa pala. And yun yung mga specialty ng isa sa mga hero natin dito, no? Yung Paquito. Yung akala mo, mamamatay na, biglang magdadashing, dash out, binalik, ejector, nasa first blood, pero may flicker pa pala, buhay na buhay, hindi na pala, that's few. First blood going to the Granger, super aggressive coming in from Aura PH. Out of nowhere, ayun yung pangbiglaan.
Hindi mo expect na tatlo pala yung tao sa bush na yun. And then, suddenly, ejector. Lumilipad ka na sa ere. And pag nasa ere ka na, minsan mapapaisip ka na lang saan ako nagkamali. Pero wala ka ng oras para gawin yun. Dahil pagbagsak mo, flicker na lang ang magagawa. Phantom execution in the mid lane. Pero mukhang hindi pa pala. Greed, 50 HP. Hindi mapapatay ng aso. Bumalik ka muna dito. And Greed will be recalling safely. Actually, hindi naman yung kill yung habol nila doon. Yung habol nila is to control the turtle. Bonus na lang kung makapatay, pero if they get the early game turtle, malaking bagay to para sa Bren Esports. Yeah, and looks like the turtle will be uncontested as Bren Esports masesecure nila first turtle of the game. Mapupunta pa sa Lancelot. Alam natin, Lancelot na may turtle. Napakainit nito pagdating ng mid game. Yeah, not to mention pag na double buff pa yan. So, ingat-ingat muna. Aura PH, they are having one time. Yeah. Reset. Reset pa lang. Patumon na lang. Okay lang. Pero yun nga. Oh, that was nice. That's two bullets down. Pero mukhang survive muna dito si Rebo. Saktong laban lang. In Korea, they say fighting. And Rebo is indeed fighting. Tama. And again, maganda ding hero na ilbigay itong Lunox kay Rebo kasi meron siyang tool para maka-dodge. Sabi mo nga din kanina during the draft, may tools din siya para lumaban kung may opening, di ba? So it's good to have Lunox on Rebo, absolutely. Yeah, and they serve the same purpose. Kumbaga, absorbing pressure, surviving the lane. JP, sinong ibabato mo? Few, maganda ang pwesto dito. JP, medyo yung smart missiles, binabato lang sa aso and he is just getting mentally damaged in that fight. Talaga, magugul ka. Baka hindi dito patama yung missiles sa kanya. But that's the Popol and Koopa for you. Oh. Great, balik dito. Pero off-cam kill on the Choto. Phantom execution, the perfect tusok-tusok to your fishbowl. And that's a kill for the Lancelot in the mid lane. At yan din ang dahilan kung bakit may nakabang na skin para dito. Carlfish on that hero. Ever since naman, ever since naging binigyan siya ng assassin role, he was able to use this properly in the Lancelot, world class so far. Yeah, world class Lancelot in the hands of Bren Esports with their backs against the wall. Kinoash going in for the 5, but that's the way of the Dragon, securing one kill on Carl TZ, and Dusty looks to be next. 4 people, makakatakas kaya dito ang Pakito with a 4v1, pero wala nang chance pa. Kagura with the kill. Wala nga namang wala ka sa 4, kahit sabihin mo world-class heroes yung gamit nila. Walang malakas sa 4 na anyan. So, Turtle, this time might be a bit of an opening para sa Aura. Bibigyan pa siya. Flap TZ, galit na galit. Pumasok. Oh, Flap TZ though. Going in the backside. Mapapaalis nila ang Aura PH. That's the ejector and the dash out coming in from Kilowash. And this just might be Bren Esports securing a better position around the Turtle. Sa kanila pa napunta ang second Turtle of the game. Pero tingnan natin, maaagaw kaya dito ang plane shot, medyo bitin. That's the Turtle secured once again for Bren Esports. Carl TZ, bumabawi. Sana may replay actually yung pasok ni Flap dun. Nagulat din ako nung pumasok siya sa 4 eh. Kakasabi ko lang, walang malakas sa 4. Pero sabi niya, hindi, subukan na natin. Baka meron. Baka TZ Brothers to. Baka TZ Brothers to in the mid. Pero feeling ko talaga eh, that should not have happened. Dapat hindi napunta yung Turtle sa Bren, pero ginulat sila ni Flap, kaya nagmukhang madami yung Bren sa laban na yun. And mukhang madami din na tao dito sa topside. JP, flicker out to safety, at mukhang si Lusty na ang magiging victim dito. Yin yang overturn, hindi tatama, pero nahila pala si Lusty. Pabalik, ejector pabalik sa Torre, pero the knock-up, Popolin Koopa goes down, and order of brilliance in the backside to maintain safety. Kilowash, let's see kung anong gagawin niya dito. That's one kill on the Pakito, make that a double kill. Kilowash with a 1-2 punch, gets a double kill, and Flap TZ is still alive. Bumabawi sila dito. Tingnan natin kung papasok. On the backside though, Benny QT nag-aabang. Carl TZ may shield ng Turtle. Re-respetuin niya. And Aura PH ultimately. Di pa tapos. Way of the Dragon. Perfect knockback to the team. And that's a kill for the Granger. Carl TZ will go in to try and kill JP. But that's a little bit too late to escape. Ayan, he dashes. That's the world class Lancelot for you. But Greed, he wants more. But he won't get that more. There you go. Kitang-kita naman yung kakasabi lang natin. Pag nag-grab sudi ka, tas alam ng target mo kung saan siya sa sidestep.
Yeah, and yun na nga yun. Killing spree for Carl Tizzy. Akala natin tapos na, pero hindi pa pala. Yun ang specialty ng Brenny Esports ngayon. But this replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. 3099 lang. Anong nangyari dito? It was actually supposed to be a good fight for Aura, pero nagkaroon ng kulang na execution. They could have gone more. Pero at the same time, nagkamali din yung Bren sa mga gusto nilang mangyari. Nagdikit si Rebo and si Lusty, which resulted in double kill. That nabinigay nila free kay Kiluwash. After that, hindi na pwedeng mag-asim yung Easy Brothers na pabak sila. Yeah, and speaking of Asim, Asim, mega kilagad dito para sa Yuzhong at hindi pa nga tapos, nagtatago dito sa loob ng bush si Lusty. Tutulakin pala yun si Kiluwash with a sapak. Pero ang sipa ang tatapos sa Kagura. Wala na palang dashback doon. And that's just a 1-for-1 for now. Phantom execution, parang may mata sa loob ng grass. Sinong magugulat doon? Pero nagulat siya sa ejector. Oh my God, the aggression just bit him in the back. Nakalain mo, nabaliktad pa nila yun. Oo. Diba, supposedly ang ganda ng pasok ni Carl Tizzy, pero once again, JP very decisive dun sa kanyang mga ejector na bigyan ng magandang opening ang Aura PH. Yeah, and nakakagulat ang pasok dun ni Carl Tizzy. Parang alam niya kung nasaan nakatayo. Saktong-sakto, kaduluduluhan ng Phantom Execution. Almost. Kaso, natimingan dito ni JP and nabaliktad pa nga sa ilalim ng tore. So, I think that's a lesson for Carl Tizzy for now. Kung susugod siya, sana hintayin niya muna yung mga kakampi niya dahil medyo malayo. After niya mag-Phantom Execution, nagkaroon ng malaking distance. Yeah, nagkakaroon ng solo carry tendencies talaga itong Carl Tizzy, especially when you give opportunities like that. Especially pag farmed ka. Pero right now, yeah, it's a big fight dito sa Lord Turtle area. Black Dragon form on the backside. Sino makakapag-secure ng turtle dito? Babagsak agad si Carl Tizzy. No more retribution for Brenny Esports. And the turtle will be secured by the Kagura instead. 6-11 kill score natin dito. Papasok dito sa Lulox. Pero binato pala yung Pew. Goodbye muna sa'yo. Yuzhong naman ang sunod. Few still going on a rampage, but Greed is still alive. That's two people down, 4-1 from Aura PH, but Few is still going at it. 2v1, Rhapsody, last bullet won't land, but the reload is enough. That's another kill going to the Granger, and Aura PH, they're establishing control in the mid game. Kinalo na ng Astro lahat yung projectile. Hindi pa rin siya naligtas. Ganun na din kahapde ang combo nitong si Lord Hades at nitong si Greed. Yeah, and I feel like Carl Tizzy, kanina pa siya nagkakamali sa mga pagpasok niya. Feeling ko yung lamang na nakuha niya nung early game, medyo nabulag siya ngayong mid game. Hindi niya masyadong nirespeto ang Aura PH, and now that he died twice, ito yan ha, consecutive na matay siya ng 2 times in a fight. Ibig sabihin nun, medyo natatimingan na siya ng Aura PH. Ito na yung pinag-usapan natin kanina, Rock, yung tipo na sasapakin yung bida tapos masasalo, mapapanani yung nani moment para kay Garth. Yung nga yun eh. And literally, imagine mo yun. And here we go, another big fight. Carl Tizzy knocked out once again. Lapidin, way too late to the party. Sinalo ang lahat ng skills ni Greed at ni Lord Hades. What a combination! And Benny Cutie all this time was just pushing in the top side. Few about to respond in the 2v1, but this is a show. This is just show things. Yung tipo na makakapag-split push, tapos pagpapunta ka na, saktong Jit Kundo, Shun po lang palayo, hindi mo mahahabol. Hindi ako sanay na makita ang naging reaction na ng Red Esports right now. Pero that's all you have to do. You have no choice at this point but to react and try to hold your base together habang nag-farm pa yung Carl Tizzy at Flap Tizzy combination. Yeah, and looking at Brenny Esports right now, they are 5k behind of Aura PH, and this is a Carl Tizzy playing his Lancelot. So this is quite the surprise for everyone in this game right now. But this just goes to show that Aura PH is very, very prepared for this matchup. And you gotta give it to them. They're gonna start the Lord. Let's see if there will be a miracle comeback galing dito sa Brenny Esports. Then may chance naman na maagaw nila to. Yeah, may opening sila. Plus, they have the crowd control from the Popol and Kupao. They can actually opt to go in and try to burst down JP if they want to. Pero decisions have been made. Dineside ng Brenny Esports na huwag nang i-contest itong Turtle kasi nag-push daw yung top lane eh. So, kailangan talaga nilang i-hold muna kung ano yung meron sila. They don't wanna risk it. Respectable decision for Brenny Esports, but Aura PH right now, really on fire. Yeah, Aura fire indeed
for Game 3. They want to take this match away from Bren Esports, and for Bren Esports, they're facing a 0-3 start for regular season of MPL Season 7. They don't want that to happen, but this looks to be an inevitable end for them if they don't defend against Aura PH's next push. Because if you look at the turrets for Aura PH, medyo madami pa talaga. The map control from Aura PH is way superior than Lusty. This is very dangerous for him. Lusty. Medyo dangerous yan pag na-ejector ka talaga. Wala na. There's too many Aurum BH members dito. Kaya, eto na. Eto na ba yun? Oh no, Carl TC uses his ultimate for a defensive maneuver instead. No more Phantom Execution for Carl TC as the mid lane looks to be the next objective to take. Papasok dito si Flap TC pero mukhang cancel muna dahil ang Lord nandito sa top side. Five people from Aura PH going in mid. They want to take this base. They want to take this series. Can Bren Esports defend? And again, that this might be it. One more fight. Oh no, Flap TC! And Flap TC going in on five and Phantom Execution hits none. That's Joe taking down the Labo-Labo but going back to the base though. They're still alive. Double kill for the Joe. This just might be it. The next base. This is Aura PH with a 2-1 win. What an impressive game. Victory! Para sa Aura PH.